Sinubukan nga ni Era at sinunod niya ang payo ng kanyang tito Frankie, kung saan ipapakita nga niya sa kanyang mati na mas deserving nga siya at mas kind and mas understandable siya dito nga kay Lalat. Sa ganon, mabaling nga ang atensyon ni Meredith sa kanya. Sinubukan niya ang magpakitang gilas. Pinaglutuan niya ng pagkain at paborito nitong ulam kung saan nga kari-kari. Natuwa naman si Meredith sa ginawa ng kanyang anak at sinabi nito na matagal na ngang hindi sila kumakaing dalawang na sila lang. At natuwa din siya dahil nagkaroon sila ng time. Humingi na paumanhin itong si Era sa kanyang ina at sinabi nito na ito'y kanyang ginawa as a form ng paghihingi ng tawad sa lahat ng kanyang ginawa kung saan sila ay nagkasagutan at nakapagbigkas nga siya ng hindi magagandang salita dito sa kanyang ina. Napatawad at naintindihan naman ni Meredith ang kanyang anak. Sabong akala naman ni Era dahil sa kanyang mga pinagagawa ay tuluyang makalimutan ni Meredith ang kanyang anak na si Lalat. Hindi, dahil nasa puso nga nitong si Meredith at tong si Lalat. At umaasa pa rin siya na balang araw ay magkaayos at magkabati at mapatawa din siya nitong Lalat. Samantala, maoobserbahan naman ni Meredith ang kakaibang kinikilos nitong si Era, kung saan nagpapakitang gilas lang pala ito sa kanya at talagang patindi pa rin ang kanyang galit dito kay Lalat sapagkat ayaw na ayaw nito ang kanyang presensya. Nang makita nga niya ito sa hallway ay sinisigaw naman niya at sinabihan na kailanman hindi niya matatanggap na meron siyang kapatid na kalahi ng mga duwende at alalay ni Cinderella. At inis na inis pa siya at sinabihan na bumalik na lang umano siya sa squatter na area kung saan ang kanyang ina ay isang katulong. Nasaksihan nga nitong si Meredith ang pag-uugali ng kanyang anak kung saan nagpapanggap lang pala ito sa kanyang harapan. Iba ang kanyang motibo at gusto lamang nito na masolo siya. At hindi pa rin nagbabago ang pagkikitungo niya sa kanyang anak na si Lalat. Inaalipusta pa rin niya ito at minamaliit. Kung kaya't pinaglitan siya ni Meredith na bakit ganoon ang kanyang inaasal, saan ba niya nakuha ang ganoong pag-uugali gayong hindi naman niya tinuruan na maging masama ang kanyang anak na si Era. Ang banda, naging magkaayos naman ang mag-amang si Romir at itong si Lalat. Dahil sa ginawa nga nitong si Romir kung saan gumagawa siya ng paraan talaga nang matuklasan talaga kung sino ang kanyang tunay na biological mother. Kung kaya't napatawad niya ang kanyang ama sa kabila ng maraming pagkukulang itong si Romir sa kanya, ngayon ay bibigyan niya ito ng tsansa nang sa ganun ay makabawi siya sa lahat. Natuwa din siya dahil kahit papaano ay ginawa na nga ni Romir ang tama kung saan ipinagtatanggol na nga niya itong si Lilith. Kung noon ay kinakampihan niya ang kanyang mag-ina, ngayon ay wala nang pakialam itong si Romir sapagkat nakita nga niya na kalabisan na nga ang pinagagawa nitong si Patricia at itong si Trixie. Nakaalis man ito sa kanyang bahay matapos ngang sugurin ang kanyang anak na si Lalat. Subalit nag-iwan nga ng malaking banta itong si Patricia kung saan sinabi nito na magpakasaya na umano itong si Lalat sa mga time na kasama niya itong si Romir dahil titiyakin umano niya na mabubuhay itong si Lalat ng punong-puno ng pagdurusa dahil hindi hahayaan ni Patricia na maging masaya silang dalawa. Kaya naman napaisip itong si Lalat. Sinabihan naman siya ng kanyang ama na kung anumang sinabi nga nitong si Patricia ay huwag na niyang alalahanin dahil hindi na mangyayari ang mga nangyayari noon. Nga lalo ngayon na sila nga ay annul ng dalawa. Wala nang karapatan si Patricia sa kanya at sa kung anuman ang kanyang desisyon sa buhay. Sa kabilang banda, naging desperada namang muli itong si Trixie. Bumalik na naman siya sa kanyang bisyo kung saan ito nga ay grabe at party girl. Bumalik siya sa bar na lagi niyang pinupuntahan. Inis na inis siya sa kanyang kapatid na itong si Lalat dahil sinabi nito na nagpapabiktim lamang itong si Lalat at siya talaga ang punot dulo kung bakit nagkagulo gulo ang kanilang pamilya dahil sa pangimasok ni Lalat sa kanyang pamilya at mas binili nga ni Romir na kampihan ang kanyang anak sa labas kaysa sa kanya. Kwento din niya kay Hailey na talagang galit na galit din siya hanggang ngayon sa ginawa nga nitong si Lalat kung saan dinefend ganyan itong si Ino, kung kaya't hanggang ngayon ay malaya itong si Ino kung saan siya naman talaga ang may kasalanan. Hindi naman inaasahan na magtatagpo ang mga landas nito si Ino kung saan mapapatrouble na naman itong si Trixie matapos kasi may makita siya na tela inaapi ni Ino ang kanyang kadate ay kanya itong ipapagtanggol. Dahil nga sa nasugatan ng ulo nga nitong si Ino ay hindi niya mapapatawad at papapalampas ang ginawa nga nitong si Trixie kung saan may sugat nga ang kanyang ulo. Paano pa umano kung napuruhan at namatay pa siya.
kaya naman na minungkahin niya sa kanyang mga magulang na kasuhan nga itong si Trixie. Subalit hindi naman sumang-ayon ang kanyang amang si Constantino dahil nga sa baka naman maungkat ang dating kaso na pat ay tapos na at alam nga ng mga magulang ni Ino na talagang may kasalanan ang kanilang anak. Nagawa lang itong ipagtanggol nitong si Lelet dahil sa pag-aakala ni Lelet na nagsasabi ito ng katotohanan.